Session resume. The Honorable Don Denato is recognized. Don. Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Finance, Budget and Appropriations, may I request the Honorable, the good Secretary for the reading of Committee Report Number 10 regarding the annual budget of the City Government of Lipa for the calendar year 2014. Mr. Secretary, December 12, 2013, Committee Report submitted by Committee on Budget and Appropriation Number 10. Subject, approval of the annual budget of the City Government of Lipa for CY 2014. Pursuant to Section 318, Article 1, Chapter 3, Book 2 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, the City Government's proposed annual budget for calendar year 2014, amounting to 1,204,700,000, was submitted by the local chief executive to the Sangguniang Panlunsod for approval. After committee deliberations conducted between and among the all of the offices of the city government, this committee recommends the approval of the herein attached ordinance authorizing the annual budget of the city government of Lipa in the total amount of 1,204,700,000, covering various expenditures for the operation of the city government for fiscal year 2014 and appropriating the necessary funds for the purpose. Respectfully submitted, Honorable Donato Aulinatok, Chairman, Honorable Kathleen C. Briones, Member, and Honorable Donato Armon Ferro, Member. All signed the committee report. Motion. Mr. Chair, before I move for the adoption of the committee, I'd like to go to, although all the members of the Sanggunian have a copy of the itemized budget, I would like to invite everybody to take note, the office of the Sanggunian, where we are putting additional budget of 4 million coming from the grants and donations under the office of the city mayor. So although the total budget is not affected, there are just some changes on the items provided that is not included in the copies that was provided for each councilor. So under the office of the mayor, the grants and donation, which reads 28.5 million pesos or 28,500,000, will read as 24,500,000. And the office of the Sanggunian, under the maintenance and other operating expenses, the traveling expenses for local shall read as 800,000. The other supplies expenses shall read as 2.4 million. The gasoline, oil and lubricants expenses shall read as 1,650,000. The representation expense shall read as 1,550,000. The printing and binding expenses shall read as 550,000. And under the property, plant and equipment, the IT equipment and software shall read as 1,250,000. I move for the approval of this committee report. Any second to the amendment? Seconded. Discussion? Amendment pa lang. Sa amendment pa lang. Ha? Discussion? Objection? Here done. The committee report is hereby amended. I move for the approval of this committee
report, Mr. Any second? Seconded. Discussion? The Honorable Katipon is recognized. The Chairman of Sangguniang ng Palusod, Vice Mayor Eric Aprica, magandang umaga ho sa lahat. At kay Attorney J.R. Makasayit, welcome ho. So, matagal ho tayo magsasama sana, mga ilang taon, siyam. Ang question ko ho yun hong current year, ito hong 2013 budget ho natin, sa inyo hong estimate, sa estimate ho ng City Government, ng Finance Committee, 1,078,700,000. Ngayon ho, magkano hong estimate budget po ng... Mr. Chair, the proposed budget for 2014 is 1,204,700,000, Mr. Chair. Doon sa mandatory obligation ho natin, ano hong mga babayaran ho natin? Mr. Chair, ang lahat pong ito ay pinagtalakayan na natin sa ating budget hearing. That's why we are submitting today the total appropriations. Now, wala naman pong nagalaw. Meron naman pong kopya tayong lahat. Kung gusto po nating tingnan, nandito po lahat sa ating budget. Okay. Inanalyze ko kasi yung budget for the record hot para sa ating lahat. Na ang ating budget sa ngayon ay 1,204,000,000. Ang ating personal services ay 438,000,000. Ang MOA, 192,000,000. Capital outlay, purchased, 18,000,000. Pagdating ho natin sa infra, wala ho tayong mga proyekto sa infra. Kung napansin ho ninyo, the last pages of the budget is the infra, the engineering, wala ho tayong pondo na inilaan para ho sa mga infrastructure ho ng siyudad ng Lipa. Honorable Don Linatok, infrastructure projects po. Meron po, Mr. Presiding Officer, yan po ay nasa under the Mayor's office, yung mga projects po diyan, ng under the 20% development fund, Mr. Chair. So, under the 20%, wala na hong iba tayong source of fund na pagkukuhanan para ho sa... Ang nakita ko ho din eh, meron ho tayo din eh sa... Vision order na intelligence funds na 12 million. Sa Law Enforcement Board, 3 million. Ano ho yung Law Enforcement Board ho natin sa kwan? Mr. Chair, lahat po ito ay yung ating lahat ng pang peace and order na ginagamit nating pondo ay dito po lahat nakasaad, Mr. Chair. Oh, nakita ko rin sa budget natin na personal services, oh, mapakalaki pa ho ng 36.43% na ho, dapat itayo 45%. MOE, meron ho tayong 15.94%. Pagdating ho sa project, Mayor's Office and Prahoy, wala tayo. Pagdating ho natin sa health program, meron ho tayong 16.19%, almost 194,988,000 na gagastusin ho para ho dito sa ating health services. Pagdating ho ng peace in order, 1.25%, 15%, 15 million po. Sa developing program, 25 million, DSWD is 1.75%. Pagdating ho sa scholar, gagastusugo, Google ho tayo ng 96 million para ho sa 7.97% ho ng total budget. At ang ating mga barangay, pagdating ho ay 1.2 ang ating aid, Sports Enhancement, Sports Association, 1.8. Project Agriculture, Accounting, Cooperative, San Roque LLS, 3.3 million.
3.1 million. Total project po natin ay 368 na nakalagay. Sa economic development hanggang environmental, meron ho tayong 8.95. Ang calamity fund ho natin ay 20 million. Meron ho tayong pagdating sa mga utang. Dito gaho sa utang mandatory obligation, nakasama ho dyan ang Batilek. Meron po dyan. Siya pong pinakikiusap po na yun ho tayo may ordinansa tungkol ho dun sa tatlong impilyado natin na dalawang department head at saka ho isang division head, si Ms. Belen, si Ms. Belen Villanueva, Renato Katigbak, Ereneo Daya, nag-appropriate ho tayo dun ng 1 million na sana naman ho mapasama na ngayon para ho sa kanilang yung mga previous salary ho. Mr. Chair, kasama kayo na po naman din. Kasama salamat na po. Kasama na po sa budget 2014. Kasama ho sa budget. So, 100%, 1.45%. Ang akin lang ho nakikita dito, meron ho doon sa mandatory obligation na 27 million ho tayo na ibabayad dito sa additional loan para ho sa pagbili ng equipment ng palingke na may statement ho kayo dito. Hospital po, Mr. Chair. 1.27 million po sa kon po mandatory obligation po. Hospital, apo. Yun ho yung ang tingin ko ho diyan, yan ho yung interest ng kuna 2 weeks ago ho, statement po natin na kayo nung additional 150 million na utangin ho natin ay wala pang babayaran ho ng 2 years. Bakit ho aring ating hospital lalipa ay may mandatory obligation na ho tayong isa hong 25 million, ata kung 23 million, at isa hong 27 million na parehong ibabayad na ho natin sa bangko ito as obligation. Hindi ka ho pwedeng alisin natin muna itong 27 million dahil wala pa naman ho yung utang at authority pa lang naman ho at ilagay na ho natin sa ibang project like sa peace and order na binigyan lang ho natin ng 1%, 1.75%. Ang mapakarami ho natin, ito hong health services natin, 16.9. At pagdating nga ho sa infra, tayo ho'y zero. Baka pwede hong ilipat natin, yun hong 27 million, dito ho sa infrastructure. Dahil wala pa naman yung utang, bakit tayo mag-obligate na agad ng 27 million para ho dito? Yan po ay we are anticipating the approval of loan because we cannot run the hospital if we will not acquire the loan as a secondary hospital, Mr. Chair. Yun na nga ho eh, ni-expect natin ma-approvean ho yung loan. Pero kung ma-approvean ho natin ang loan ng January 2014, may sinabi ho kayong 2 years o 1 year na deferment ng interest at saka ho ng bayad, bakit ho tayo mag-o-obligate nga ng 27 million? Ang Mr. Chair, ang pagbabayad po natin ng principal ang may 2 years. Yung interest po ay we will be paying that by the end of the year, Mr. Chair. So, pagkatapos natin ng sa hospital equipment, kung na-approvean ho natin na magkaroon ho uli ng additional loan na 150 million, tayo ho ay magbabayad na ho monthly ng 1 million a month dun ho sa interest pa lamang kahit ho yung loan ay ka-approve pala at wala pa ho itong release. Yun ho kasi ang mga kadahilanan kung bakit ho ako'y nagko-question ng yung 27 million na mandatory obligation. Kung yun hong payment ho natin do sa 150 million na yung interest lang ho 1 million a month, meron lang hon 12 million a year. Tayo babayaran ng 2014. May labis pa ho yung 15 million for the year 2014, the obligation of the city on the 27 million. Mr. Chair, kung ito po ay susobra, hindi naman natin ibabayad automatic yung buong 27 million. Kunwari ho yan ay nagsimula ng ang release ng by February or March or even sa kalagatan. O kailan lang ho ito na release sa atin ay doon po magsisimula yung interest kaya po ito po ay maaaring magkaroon tayo ng savings dito sa pambayad po na utang na ito. Salamat po. Yun ho pala ni-expect ho ng chairman ng Committee on Appropriation the savings of one ho so on mga 15
Bakit hindi nga ho natin ilagay muna yan sa infra para ho mapakinabangan ho agad ho yung pera ngayon. Na ilagay natin yung interesyo ng 150 ay 12 billion a year, 12 months, 1 million a month is 12 million. May natira ho 15 million. Ilagay ho muna natin sa infra. Buklatin ho ninyo ang inyong budget book. At yan ho inyong budget, wala hong infra project na nakalagay ho sa Office of the Engineering. Zero ho yan. Puro nakalagay ho yan sa Office of the Mayor at mandatory naman yung 20% development plan. Nakalagay ho doon ho sa mas ng Office of the Mayor. Pero pagdating ho natin sa pagbabayad ho ng mga tao, almost 25 billion ang iniinkreso ng ating business tax. Iniinkreso natin ang business tax ayon ho ito walang ordinary. Ayon lang ho ito sa magiging bookkeeping sa pagkukwenta ng treasurer. Pag ikaw, example ho, isa kang maninindan, may tindahan ka, nadaladala mo yung libro ng 2013 sa January doon sa city treasurer, sabihin mo, itong aking kinita. Meron ho diyang pattern na hindi yan ang kinita mo, ito ang kinita mo. Mas malaki ang kinita mo base sa kanilang pag-aaral. Yun ay automatic i-increase yun ng 25 million ang atin hong budget dito ho, sinatawag ho nating business tax. Nag-increase ho yan. Pero yung lahat ho naman na mga kwan, nag-stay, yung market, lahat na, at ang pinakamasakit ho nito, to the Chairman Committee on Budget, naalmangga ho natin kung magkano ho ang nakolekta. 15 days na lang ho at 2014. Meron ho tayo magiging surplus kaya o deficit ang 2013 budget. So, ayon ho sa inyong committee hearing sa Finance Committee, nabanggit ka ho sa inyo bilang chairman ng appropriation na magkakaroon ho tayo ng deficit o tayo gaho ay sumobra sa ating budget estimate ng 2013. Mr. Chair, as per study of the Committee on Local Finance and also by the Chairman, simula po 2010, 2011, and 2012, tayo po ay may 95% to 97% efficiency ng realization ng ating proposed or estimate budget. So, nakikita po natin na ang influx ng at ang volume pa ho ng magbabayad sa atin ng mga buwis at mga kaukulang revenues natin ay papasok pa ngayong huling kalahati ng Disyembre hanggang January. Yan naman po ay ang hindi po natin talaga masasabing pagkatapos ng December 31 ay nakuha na natin kasi marami pa pong nagbabayad ng hanggang first quarter po ng sunod na taon. Kaya po, yun po ang nakikita natin na projection na we will be realizing 95 to 97% as per presented to us by the Local Finance Committee, Mr. Chair. Ang kasi yung nakikita ho natin diyan, yung isang ordinansa ho ng Sangguniang Panlusod, na pag nagbayad ka ng December 20, ngayon ho, December, up to January 30, meron kang 20% discount sa iyong real property tax. Ang ginagawa ho kasi ng Finance Committee, ng executive ho, ito hong collection dito ay sinasama ho dito sa present one, hindi ho isinasama sa estimate budget. Yan ang kaya ho lumalaki. Kaya ho ang akin din sa tingin ko, wag ho nating isama ho yung kukolektahin ng December ngayon, December ngayon, up to January 30, na mapakarami ho magbabayad diyan dahil ho yung opportunity. Like Schumart, yan ho, tsak nagbayad na, na meron ho 20% discount. Ayon ho sa ating ordinansa, yan ho kung isasama ho natin ng 2014, ang budget na yan, nakakatiyak ho ako. Ng 2014, isasama ho yung kukolektahin ngayon. Ito hong 2013 budget ho natin, baka ho tayo mag-deficit ng napakalaki ho. Dahil ho yun ho nakita ko lagi sa budget ho natin na yung kukolektahin pa, isinama ho ng 2013. Pero yun ho talaga ay pansama ng 2014 dahil estimate budget pa lang din ho yan. Yan ang income ng 2014.
Kaya ho lalaki at hindi ho makita natin nga ang deficit dahil nga sinasama natin. Alsin ho natin yan. Recommend ho natin alsin. Ang 2014 na ito kukolektahin ng according sa 20% discount ng ating city government. Deficit ho ang 2013. More or less, magde-deficit ho siguro tayo ng 200 hanggang 250 million kung hindi ho natin sasama yan. Maliligaw ho ang budget. Ngayon, pag hindi ho naligaw ang budget ngayon dahil nga sa sinasabi ng 95% accuracy dahil kasama ho yung kukolektahin. Ang 2014, traditionally, gayon na naman ho mangyayari. Hanggang at the end of the day, magkakaroon ho ang problema ng ating budget ho sa Lusod ng Lipa dahil ho sa interest pa lamang ng ating mga inutang, ay diyan ho pupunta at pati ho ang mga empleyado natin ay magkakaroon ng epekto ho. Dahil din ho, kaya hindi pa naapektuhan, 36% ho ang ating empleyado. Dapat ho ito'y 45%. Napakarami pa hong bakante na item dito sa city government. Kaya ho ito'y 36%. Pero sana ho, matulungan din ho natin ang ating executive sa pagbabudget na ito. Nahiling ko lang ho, na ho yung mandatory obligation nun natin, ibawas nun natin, kung magiging estimate ho natin, interest lang ay 12 million, to sa 27 million estimate ho sa mandatory obligation, bayaran ho natin ang Batilec, para hindi naman ho tayo malakhan ng utang sa Batilec, at yun yung natitira atin hong ilagay sa infra project ho, para naman sa ating mga barangay. Magandang umaga ho, at maligayang Pasko sa inyong lahat. The Honorable Raul Monte Alto is recognized. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kanina po pinakinggan ko si Konsehal Katipon at sinasabi niya na deficit daw po tayo sa ating budget ngayon ng nakaraan. Kagalang-galang Konsehal Linatok, na-mention mo na 95% ang efficiency ng ating collection. Di ho ba, Konsehal? Yes, Mr. Chair. Tinitingnan ko po dito sa Statement of Receipts and Expenditures. Nandito po yung current year appropriation. Nandito po yung first semester at second semester. Ang nakikita ko lang po dito na may problema sa collection. Actually po, yung ating property tax transfer, property tax collection, tayo po sa first semester, business tax po pala, tayo po ang first semester natin ay 124 million na ang nakolekta. Ang atin pong allotment doon ay 150 million. Ito po ay page 2. So yung second semester po ay ina-estimate na 25 million na lang para ma-meet natin yung 150 million. So maganda naman po yung maganda naman po ang naging collection, nakikita ko dito. Yung problema lang pong isa ay itong franchise tax, which is ang ating allotment na makukolekta ay 60 million. On the first semester ay 2.4 million pa lang po ang nakukolekta. So ano po ang status nitong second semester na 57 million po na ina-assume natin na makukolekta natin for the second semester? Mr. Chair, ito pong franchise tax sa tunay po ay nung i-present po sa atin ng local finance ay this is almost amounting pa sa mga 150 million ano po ang franchise tax na ini-expect ng city na po pwede nating makolekta. But yearly, simula po ng panahon pa ng Mayor Vilma, Mayor Gosos at ngayon nga po ng Mayor Sabili ay ganito na rin po yung nagiging estimate ng franchise tax. Dahil at any given point in time talaga pong ito ay pupwedeng makolekta or hindi rin makolekta. Dahil nga ho ito ay may mga kasong nakafile sa mga proper courts na kung saan ay hindi pa rin po tapos ang desisyon sa mga franchise tax na to. At sabi nga po ng ating treasurer, ito po ay conservative na estimate na po pwede nating ilagay sa budget na hindi naman napakalaki, hindi naman napakaliit dahil sa ating
po pwedeng ang kolektahin pa ay mahigit 150 million po yan. Okay, yung pong ilahat na po natin, itotal na po natin, yung total local revenue natin, ang ating appropriation ay 592 million. Ang ating pong collection for the first semester is 266 million. So, this second semester, kinakailangan po po natin kumolekta ng 326 million. Ito po ba ay kasama na dun sa sinasabi nyo na 90%, 95% efficiency ng collection? So, ibig sabihin po, more than 95% itong 326 million for the second semester ay nakolekta na? Yes, Mr. Chair. So, kung 95% po sinasabi ni Consihal Linato, ay maganda na po yung ating efficiency. At ito pong ating sinasabi na wala daw pong pondo na inilaan dito sa 2014 budget para sa ating infrastructure. Can I ask for a 1-minute recess, Mr. Chairman, para po tingnan nating maigi kung talagang wala po yung pondo na inilaan sa infrastructure. I'm declaring a 1-minute recess.